Pila na katuig nga nagpuyo sa Purok Tinago si Nanay Elizabeth, 67 anyos. Gani sa kalisod sa kinabuhi, dili kini makalimot nga magtanom og gulay aron makakaon ang iyahang mga apo ug ang mga anak ug mga masustansya nga pagkaon. Gani adunay naga-feeding program sa maong lugar ug gikalipay niini ang mga susamang aktibidades. May mas para nas mga bata, okay lang man, wa man ay problema. Ang ilang mga panghatag ng mga feeding sa mga bata man na. May masad na. Okay, ang mga bata, kuan po sila ba? Malingaw sila. Magpadayon. Ang Hulyo, ginaselebrar isip Nutrition Month. Matagtuig, adunay lakang ang lokal nga panggamhanan sa syudad, pinaagi sa mga sektor sa gobyerno, aron nga mapakgang ang malnutrisyon sa syudad. So ang purpose, syempre always naman talaga, pinopromote natin ang proper nutrition. Every month of July, bali ito awareness sa public na kailangan talaga, lalo na ngayong panahon ng pandemic, kailangan talaga ang proper nutrition para at least malakas sa ating resistance, hindi tayo madaling tamaan ng sakit, hindi magbaba ang resistensya natin na madali tayong kapitan ng COVID. So yun, kailangan i-boost natin ang ating immune system or ang ating immunity. Gawas sa mga kabataan, parte usab sa maong selebrasyon, ang mga buntis. Meron tayong programa ng national government, actually, itong tinatawag nila na first 1,000 days of life. Ito ang, bali, this is the period na critical ang health na ating mga kabataan. So dito dapat from womb, no, galing sa pagbuntis hanggang mag 2 years old siya, ito yung pinaka-critical period na dapat bantayan natin ang kanilang health. Kasi pag hindi natin na-correct or hindi natin na-bantayan, maglampas sila ng 2 years old, mahirap nang ayusin or i-rehab. Kaya kailangan from pagbuntis pa lang, maalagaan na sila. Ang maong mga balita, gikalipay sa mga buntis, susama na lamang nila Lalay o Rosalina. Pukuan, ako po salamat kay kanang gitagaan nila o kanang sanawin. Higayon ang mga kanang mga buntis karon nga daghan po mga bata pa niya. Okay raman po. Kaya basta kaayuhan lang po ng ilang ihatag para sa mga bata. Ma'am, okay lamang, okay siya ma'am. Kay nga naman, aside po sa katong daghan po buntis nga dili kaya nila mapalit ng ilang mga gusto makaon na nga dapat makakaon po sila masustansya nga pagkaon. Dapat po, ma'am. Okay lang ma'am. Hingpit usab nga ginaduso sa maong buhatan ang mga residente nga magtanom og gulay sa ilahang mga tugkaran. Kailangan po talaga ang proper nutrition. Bali, kumbaga sa ano, pagkugi lang ang kinahanglan, hindi yung porke mahirap tayo, hindi tayo makakain ng nutritious na pagkain. Actually, nasa bakuran lang yan natin. No? At saka ang pag-alaga sa ating mga anak. So, maningkamot ta nga maalagaan nato atong mga anak. Mag-involve po tayo sa mga programs ng ating city, na ating national government, lalo na po yung mga ating mga barangay nutrition scholars na namimigay ng mga vitamin A every April and October at saka nagde-deworm. So mag-participate po tayo sa ating komunidad at saka alalahanin po natin na ang ating mga kabataan ay pag-asa ng bayan. So kailangan bantayan po natin ang magandang nutrition or ang hindi po sila maging malnourished. So, kailangan po ang proper na pag-aalaga sa kanila. Ang tamang pagkain, so, iwasan yung mga junk foods, yung mga hindi masustansyang pagkain. Ang General Santos City, base sa dato sa prevalence of underweight sa mga bata kaniadtong 2015 hangtod 2022, makita nga miubos ang ihap sa mga bata nga malnourished sa nasud. Sa kanhing 5%, kon 4,237 nga mga bata, 1,693 kon 2.8% na lang sa kinatibuk ang populasyon sa Jansan ang malnourished.
maong padayon ang panawagan sa City Health Office nga ipasalmot sa mga ginikanan ang ilahang mga anak sa mga feeding program activities og inay nga pagkaunon ang mga bata og mga masustansya nga pagkaon aron nga mapadayon ang pagkunhod sa mga batang malnourished sa syudad. Eva Kaitom, Brigada News.